sabi po dito sa 2 Peter, basahin po natin, no? Chapter 3, verse 17. May Bible na po kayo? Wala, magigyan ko kayo ng Bible, ha? Sige po. Okay. Sabi po dito, verse 17, kayo sa makatwid, mga iniibig, no? Pagsabing mga iniibig, ito po ay mga mananampalataya na, no? Mga anak na po ng Diyos. At ang sabi po, nakikitang nalalaman ninyo ang mga bagay na ito noon, no? Mag-ingat na baka kayo rin na matangay ng kamalian ng mga masasama ay bumagsak mula sa inyong sariling katatagan. So, dito ay binibigyan po tayo ng warning ng ating Panginoon, no? Yung warning po niya, sabi niya dito, baka kayo rin na matangay ng kamalian ng mga masasama ay bumagsak mula sa inyong sariling katatagan. Okay. So, ang tinutukoy ko dito, hindi ho physical na katawan, kundi ito po ang ating buhay espiritual, yung ating paglilingkod po, no? Sa ating Panginoon. Kaya, warning ni Lord, mag-ingat do tayo, no? Sapagkat nakikita ho natin, at alam po natin, yung mga bagay na tungkol po sa ating Panginoon at alam po natin na mayroong Diyos tayo na pinaglilingkuran, kayo po ba ay naniniwala din na may Diyos na pinaglilingkuran? Eh, syempre, di ba? Kasi ang Diyos, una, syempre, siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay sa mundo, no? Hindi naman ang gumawa ng bundok, itao eh, di ba? Ang langit, ganun din, di ba? Bituin, lahat yan, gawa ng Diyos. At higit sa lahat, ang gumawa po o ng buhay yun natin, yung ating Diyos. No? Nabagamat galing tayo sa nanay natin, tatay natin, pero kung ating uugatin, ay galing po tayo kay Adan at kay Eva na nilikha po ng ating Panginoon. Okay? So dito, malinaw po na mag-ingat tayo. No? Kanino pa tayo mag-ingat? No? Pangalawang talata, kanino pa tayo mag-ingat? No? Winawarningan tayo ng ating Panginoon. Okay? Sa Ephesians chapter 2 verse 8, sabi po dito, sabihin po natin, ay sorry po, Colossians pala, no? Colossians chapter 2 verse 8, sorry po, mali po pala yung aking sinabi. Okay? Colossians chapter 2 verse 8, sabi po dito sa wikang Tagalog, mag-ingat na baka kayo ay mabihag ng sinumang tao sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang paniniwala. Kanino doon tayo mag-ingat? Sa mga taong mga pilosopo. Sino-sino po yun? Mga taong mga pilosopo. Yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Di po ba? Yung mga taong hindi nananampalataya po sa ating Panginoon. Yung mga taong ang motibo ay inaalis tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sabi po ni Pablo, ay mag-ingat na tayo sa mga tao sa pamamagitan ng mga pilosopiya at walang kabuluhan paniniwala. Ibig sabihin, mga tao pala talaga na naniniwala sa ating paglilingkod sa Lord, no? Kaya mag-ingat po tayo doon, sabi po ng ating Panginoon. Ano pa po sabi dito? Ayon sa tradisyon ng mga tao. Diba? Mag-ingat din tayo sa mga tradisyon, no? Mga tradisyon ng mga tao ngayon. Ano po ba yung mga tradisyon ng mga tao ngayon? For example po. Anong tradisyon ng maraming tao ngayon? Fiesta, di ba? Tradisyon yan, no? Mga fiesta-fiesta, fiesta dito, fiesta doon. Mga tradisyon yan, no? Kaya sabi ni Lord, mag-ingat po tayo. Kasi ang fiesta, ano lang po ng tao yan, no? Gawa lang po ng tao yan. Hindi naman talaga katuruan yan ng ating Panginoon. Sabi pa po dito, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. So mag-ingat tayo sa mga pasimulang aral, no, ng mundong ito. Katulad ng piyesta na 'yan, mga pasimulang aral 'yan, no? Kaya sabi ni Lord, mag-ingat tayo at 'yun pa lang lahat na 'yan, filosofiya, mga paniniwalang, mga tradisyon ng mga tao, 'yun pala ay hindi pala 'yan sa hindi pala 'yun aral ni Kristo. No? So dapat
aware po tayo roon, dapat mag-ingat po tayo doon. Okay? Kaya mahalaga yung warning ng ating Panginoon ay dapat po nating makita, no, sa ating paglilingkod na ito. Kaya nandito tayo every week, nanay po, no, para siyempre maalagaan yung ating buhay spiritual. Kasi ang tao hindi lamang may physical, meron din po siya espiritu at kaluluwa. Tama po? So, mahalaga po yon, yung mga bagay na yon, para tayo ay manatili na malusog, masigla sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Si Pati, malusog si Pati yung sa gitna. No? Sa physical yon, pero kailangan maging malusog tayo sa spiritual. Ilang beses Pati ka kumakain sa araw? 3. O, tingnan mo, no? Oo. So, kailangan din yung ating spiritual maging malusog, no? Ibig sabihin, ay matatag. Pag malusog ka kasi, matatag ka, eh, no? Masigla ka at lumalago ka sa iyong buhay. So, ganun din po sa ating Panginoon na kailan tayo ay talagang mag-ingat. At tandaan po natin, hindi lahat na nagtuturo tungkol sa ating Panginoon ay totoong tagapagturo. Tama? Ay totoong o totoo ang kanyang tinuturo. No? Marami po, mga nagtuturo ngayon, walang ibang motibo kundi kaya nagtuturo dahil po sa pera yan. Pero sa atin, wala po yan. No? Hindi po natin yan ginagawa, hindi natin yan pinaniwalaan mga bagay na yan. At dapat po tayo ay magiging aware sa mga sinasabi po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So yun lamang po, no, warning ng ating Panginoon, mag-ingat tayo na tayo ay humiwalay sa mga masasamang mga ginagawa ng mga tao ngayon. Kaya kailangan natin ipanalangin na tayo po ay humiwalay sa mga maling ginagawa, humiwalay sa mga maling paglilingkod, humiwalay sa mga maling tinatawag mga maling pamumuhay po nanay, no? Mga maling ginagawa ng mga tao po ngayon. So, yun talaga ang nais ko ng ating Panginoon. Okay? So, tayong lahat po ay manalangin na po sa Lord.